Tama na! Tama na! Tigilan niyo anak ko! Anthony! Isa ka pa? Kayong dalawa ni June! Niloko niyo kami! Pinabayaan niyong mag-asawa ang aking anak sa anak mong may sabid! Dahil anong ginawa ninyo? Tinakot niyo siya, binagtaan niyo yung buhay niya, inipit niyo siya. Sinabi ninyo na hindi niyo papakita sa kanyang anak niya pag hindi natuloy ang kasal. Kaya natakot siya, tinakot niyo siya. Kahit na! Wala siya magawa! Kasalanan pa rin niya! Binuntis niya ang aking anak, ginawang pangalawang asawa, pagkatapos ng mabuko, iiwan ang aking anak sa gitna ng kahihiyan! Sino? Matagal nang nabubuhay sa kahihiyan ng anak mo! Ginawa niyang kabit ang sarili niya. Matagal na niyang alam na may tunay na asawa ang anak ko. Hindi totoo yung sinabi mo. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Niloko niya ang anak ko. Hindi alam ni Sheila na may asawa na yung anak mo! Nung simula, hindi niya alam. Pero nalaman din niyang totoo. May ginawa ba siya? Wala. Tinanggap niya ang lahat na nahimik siya. Oo, biktima. Biktima si Sheila ng anak ko. Pero, nung nalaman niya ang totoo, alam niya ang totoong sitwasyon ng anak ko. Alam niya na may asawa si Anthony, anong ginawa niya? Wala, hinayaan niya lang sarili niya na maging kabet. So, anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Biktima rin pa ba? Hindi, katangahan na yon. Hindi, hiyaan mo sila. Ano mo? Tapos huhusgahan mo ang anak ko? Huwag mong huhusgahan ang anak ko. Ang gawin mo, umuwi ka sa Cebu. Ha? Si Sheila mismo ang tanungin mo.